aming Diyos, pinupuri at dinadakila ka namin. Ikaw ang patuloy na nagbibigay buhay at lakas sa amin. Ikaw ang patuloy na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa mga pagpapala mo sa amin. Salamat sa oras na ito na kami ay natipo. Bigyan ninyo po kami ng malawak na pangunawa upang maintindihan po namin ang mga mapag-uusapan sa araw na ito. Patuloy nawa kaming magalak sa presensya ng bawat isa at matuto mula sa isa't isa. Kayo po ang pumagitna sa amin sa araw na ito upang magkaroon po kami ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Itinataas po namin ang mga kahilingang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagalit po ako sa utang. Ever since bata kami, we were really discouraged. It is one of the major reason kung bakit galit na galit po ako sa utang. Ever since bata kami, we were really discouraged to borrow anything. Oo. Nung una, hindi ko naintindihan eh. Pinaliwanag sa akin yung mama ko nung tumanda na ako. Sabi niya, tinanong sarabi nga mama ko eh, alam mo ba't di kita pinapahiram ng laruan, ng damit, ng bike sa mga kaibigan mo? Kasi ayaw kitang sanayin. Kasi pag bata, masanay na manghiram ng gamit. Pag tumanda, anong hihiramin? Pera at gamit. Walang magandang maidudulot palaga ang utang. Diba? Nagiging sanhi talaga ng away na mag-asawa tapos madadamay pa yung anak. The point na minsan umaabot pa yun nga, nagwawatak-watak ang pamilya. Maganda itong strategy ni ginawa ni Ryan. Papalaguin muna niya yung pera niya. Be wise sa pag-handle ng inyong pera para hindi ka na maghirap in the future. For the full version of this video, subscribe to Chinkitens YouTube channel, click the bell button, and I'll see you there. About cholesterol and gout. Okay, take it away, Doc. Thank you so much. So again, good morning, DXN. It's a pleasure for me and it's a privilege to be with you. Natutuwa po ako kasi meron naman tayong ganun topic. At saka nakakatawa, alam nyo pa kasi very relevant itong topic ng cholesterol na po. Ang cholesterol po kasi, kumbaga sa ating pagkain, ito yung ang hirap iwasan. At sabi nga ni Ma'am Aileen, you can't live without cholesterol. Is it a joy or gusto mo yun yung later on ba, mababasag yung joy natin na hindi pala pwedeng mabuhay na walang cholesterol. Pero, pwede bang kumain tayo ng kumain na may cholesterol? Well, we'll find out soon. So, ang topic po natin ngayon is cholesterol and gout. So, hindi ko na po kayo paghahantayin. Let's go on with our slides. Yan, sige. So, next slide. What is cholesterol? Yan. Ang cholesterol po is a waxy fat-like substance made in the liver. It's found in the blood at saka sa lahat po ng cells ng body. Ang important po sa cholesterol, hindi pwedeng wala tayong cholesterol sa katawan because kailangan po siya for making cell walls, yung protection ng ating cell, ha? Mga tissues and hormones po ng ating katawan at saka yung vitamin D para sa strengthening ng bones natin. And bile acids, ito po yung kailangan natin para matunaw yung mataba na kinakain natin. Now, ano importance ng cholesterol sa ating katawan? Next slide. So yan, cholesterol is produced in the liver and by most of the cells. Ang importante po dito, no, ito po ay dinadala sa ating dugo ng tinatawag na mga couriers o yung mga taga-bitbit ng cholesterol, yung mga lipoproteins. So kailangan natin siya sa ating katawan. Bakit kailangan ng pang-build ng structure ng cells natin, cell membranes? Importante yan. Then sa mga hormones, importante po yan. Bakit? Kagaya ng estrogen, testosterone, mga adrenal hormones natin, kailangan po ang cholesterol to be able to build them up. At importante po para maging malakas ang ating mga buto, kailangan natin ng cholesterol to produce vitamin D plus exposure to the sunlight. And of course, hindi po natin kayang tunawin yung mga taba na kinakain natin kung walang cholesterol because it is there to produce bile acids. Ito po yung apdo.
yung katas ng apdo na siyang panuno ng taba. So importante po ang cholesterol sa ating katawan. Yan. Makita nyo, this is just a chemical structure of cholesterol. So makita nyo, halos lahat ng hormones importante sa atin. Sa lalaki, yung mga androgen. Sa babae, yung estrogen. Importante rin yan. Even po yung mga steroids na kailangan sa ating katawan, glucocorticoids at saka aldosterone, corticosterone, mineralocorticoids, kailangan po ng ang cholesterol dyan. Kaya importante po ang cholesterol. And it's used for yung digesting fats. Now, ang cholesterol po, it comes in two forms. It's produced by the body. Nanggagaling po ito, ang sources po natin ay food na kinakain natin, kagaya na sinabi ni Ma'am Len, mga chicharong bulaklak, and liver. Pero ito yung spoiler. Sabi nila, you cannot live without cholesterol. That's true. But, sabi nga dito, you can live without eating food rich in cholesterol. Why? Your liver can make all the cholesterol your body needs. Pwede pong gawin ng... Okay, andito po muli ang inyong Executive Star Diamond, Jason Pacia. Okay, kanina ho, wala ho yung sounds natin, kaya inulit natin yan. By the way, nag-live po ako ngayong gabi para ho sa ating mga kababayan, mga DXN business partner. Dahil bagong taon, bagong sama-sama, bagong pag-asa, at nagkakaroon po tayo ng kasiyahan na hindi po natin alam. Sa sobrang kasiyahan, sa dami ng mga kinakain natin, baka makalimot po tayo dahil marami pong masasarap na bawal. Lalo-lalo na po yung nagme-maintenance. And gusto ko pong ipaalala sa inyo, meron po kasi akong napanood kanina na na-mention po sa balita na babalik po tayo sa level alert 3. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo, kaya nag-live po ako ngayong gabi para ho baka sa sobra nating kasiyahan, sa sobra nating, yun po ipaalala lang. Pinipray naman lang po natin na huwag nang bumalik doon sa experience natin na karaan. Pero importante po, meron po tayong prevention. Sabi nga po, prevention is better than cure. Meron na po tayong vaccinated na tayo, meron na tayong first dose, second dose, may booster shots. Importante pa rin po ang ating palakasin ng ating immune system. At ito pong cholesterol na minimension po, sana po nanonood ka ang ating butihing medical doctor, si Dr. Danilo Sadsad. Good morning po. Happy New Year po. Sa mga hindi po nakakaalam, sa DXN po, lagi kami, ang batian ay laging good morning. Kasi po, laging may pag-asa. Okay? So, tuloy po natin yung video. Atay mo yan. So, medyo spoiler ng konti yan, ano? Kasi akala natin, pwede tayo, hindi pwede mabuhay na walang cholesterol. Totoo po yun. Pero, hindi mo po kailangan kumain ng maraming cholesterol. Excuse me. Kaya pong gawin ang atay natin ang lahat ng cholesterol na kailangan na ating katawan. Okay, next slide. So, two commonly known lipoproteins. Ito po yung nagdadala ng cholesterol. Yung low-density lipoproteins at saka yung high density lipoproteins. Ito po, makikita natin, this is how cholesterol is transported to our blood or to our body. Next slide. Next slide po. Yan, yan po ang itsura. Ito yung good cholesterol, HDL. LDL, yan yung bad cholesterol. Yung bad cholesterol, nandito sa mga plaques sa labas. Yung good cholesterol, hindi siya dumidikit. It's floating. So, anong difference ng dalawa? Tingnan natin. Next slide. So, what is LDL or low density lipoprotein? This is bad cholesterol. Okay, pa-shout out kay partner Mimi Letio. Kasi kanina, partner, meron tayong technical problem. Yung sounds ko, hindi ko naayos. So, ganun talaga. Minsan, hindi maiwasan. Okay? Pero ang nakakatuwa, magtiyaga tayo.
para lang po magpaalala sa mga kababayan natin na yung mga bawal na pagkain dyan. Ako, lagi natin minimension. Naalala ko noong wala pang lockdown, noong ma-attend tayo ng seminar. Kasi sa mga hindi nyo po, mga member pa ng DXN, mga kabayan, meron po mga seminars, training tayo. Meron po tayong mga service center sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. And Happy New Year po sa mga service center director na nagtiyaga, nagpatuloy na magbigay lingkod sa ating mga kababayan, mga DXN member para tuloy-tuloy po ang ating pag-seservisyong totoo. Yan. Okay, so pwede ba partner Mimi yung pagiging anchor natin? Na-alarm lang po ako sa mga nanonood sa akin ngayon. Kung meron man, may nanonood ba? yung pong balita na alert level 3 na naman sa Monday, grabe, hanggang 15, kundi po nagkakamali. Na ultimo yung mga dating 70%, magiging ano na yata, 30% na lang daw. At magpatuloy pa rin tayo manalangin, magpray pa rin po tayo na sana hindi na po mangyari. Dahil sa ibang bansa daw, doon sa balita, according doon sa balita na pinanood natin, grabe na. Marami na naman daw. Tayo, ang alam ko, 2,000. Baka raw umabot ng 3,000 na naman. Parang nagbabalik uli nakaraang nangyari. Dati by hundreds lang, nag-1,000. Huwag naman po sana. Kaya mag-pray po tayo. At higit sa lahat, ito po ang wag na wag nating kakalimutan. Yan. Disclaimer po, hindi po siya gamot. Ito po ay food supplement. Okay? Ito po yung food supplement ng company natin na DXN International Private Limited. Kaya pinapaunawa po natin na ako po hindi po ako medical doctor. Meron po tayong mga medical doctor talaga. Dahil ako, hindi po ako doctor. Mukhang doctor daw. Tuloy po natin video. Dr. Danilo Sadsad, Happy New Year po. Cholesterol. So LDL or bad cholesterol contributes to the formation of plaque buildup in the arteries. Ito po yung mga bumabara, yung tinatag natin atherosclerosis, yung mga tumatapal sa ating ugat, kaya lumikipot po yung ating ugat. At ito po ay linked sa higher risk na magkaroon tayo ng atake sa puso at saka stroke. So kung tayo po ay gusto natin mas safer tayo nandun sa less risky side, dapat daw ang LDL or bad cholesterol level natin ay nasa 70 lang. Although ang range is, it ranges from 100 to 200 something, sabi nila nandun ka sa lower limit para hindi ka masyadong risky. So ano yung ating pwedeng gawin? Avoid high in fat, saturated fat, dietary cholesterol, and extra calories. Ano ibig sabihin nun? Huwag daw tayo masyado sa mga saturated fats. Ano ba yung mga saturated fats natin na yan? Di yung mararami nating mga malinamnam na kinakain. Mga taba, mga chicharong bulaklak. Nako, ayan na po yung mga binabanggit ng ating medical doctor. Saturated fats, grabe. Kung ano po yung masasarap, siya pambawal. Kaya lalo na yung mga nagme-maintenance dyan, mga kabayan. Alam po natin, no, don't get me wrong, bagong taon ngayon, Jason, bakit pinipigilan mo kami? Bakit mo kami pinapaalalahanan? Kasi baka pag natapos ang New Year ngayong buwan na to, nako, ayan na naman po. So, may banta na naman ang ating pamahalaan at binabalita dahil dito sa ating pandemic na to. Tapos magkakaroon po tayo ng karamdaman, huwag naman po sana. Kaya suggestion ko, ingat-ingat po. At kung kakayanin, meron po tayong food supplement. Disclaimer po, hindi po tayo gamot. Ito po ay food supplement. Ito ay pantulong, no? Para dun po sa ating katawan. Kasi minsan po, pagka mahina po ang ating immune system, posibleng dapuan ka ng sakit. At si mismo mga eksperto nagsasabi, kahit fully vaccinated ka, kung bagsak ang immune system mo, posible ka magkasakit. Okay, so tuloy po natin ang ating video. Clock, yung mga animal fat, saturated po yan.
yung mga dietary cholesterol natin, nandiyan yan. Yung mga mayonnaise natin, puro cholesterol yan. Of course, at saka yung extra calories, bakit po? Kahit na sabi mo, ay malakas ako sa kanin, hindi naman ako malakas sa mga taba. Pero po, pagka meron tayo excess calories in our body, nagiging cholesterol din po yan, nagiging taba din yan. So, kung gusto mo nang mababa ang cholesterol mo rin, yung bad cholesterol, kailangan meron kang exercise. At kailangan din, i-maintain mo ang healthy weight. And of course, smoking aggravates the picture. Kaya nga, yung mga naninigarilyo po dyan, na gusto nyo maging safer ang inyong puso, hindi kayo ma-stroke at hindi kayo ma-atake kagad at mapigilan ang pag-build up ng cholesterol sa ating ugat, well, it is wisdom na tumigil po tayo ng smoking. Next slide. High density lipoprotein. Ito naman yung good cholesterol. So, HDL stands for high density lipoprotein. Dapat po ito ay 50 milligrams per deciliter or dapat po ito ay kahit po medyo mataas, okay lang. Kasi po ang high density lipoprotein natin ay maganda para sa ating katawan. Hindi po ito dumidikit sa ating ugat. So, how can you increase your HDL, yung good cholesterol? Exercise daw at least 30 minutes, 5 times a week. Again, quit smoking, avoid saturated fats, and lose weight. Ibig sabihin, mas maganda po sa ating katawan na ang ating good cholesterol ay mataas. Kaya importante po, nandun tayo sa tamang timbang natin. Alam nyo po, yan ay isang problema ngayon. When we are in the overweight or obese side, mas marami po tayong risk na pwede makuha. So, ito po ang maganda dito. Next slide. So, importante po, check natin yung ating cholesterol. Minimension po ni Dr. Danilo Sadsad, mas risk pag medyo mataas ang timbang natin. Okay? At minimension niya po yung posibleng mangyari. Kaya pakinggan po natin mabuti. Level. So, kung na tayo magpapascreening, magpakumpleto po tayo ng screening natin, yung full tinatawag na lipid profile para makita natin yung lahat ng klase ng cholesterol, HDL, LDL, pati triglycerides at saka yung VLDL. Ito po yung lahat ng mga taba na pwedeng makasira sa ating katawan na dapat na-check natin at na-monitor natin sa araw-araw. Okay. Next slide, please. Yan, what is a healthy blood cholesterol level? So, ano yung tamang-tama lang para sa atin? So, for people na merong mga arteries na, who have plaques in their arteries, so may medyo nasa high risk na, cardiovascular risk, dapat po is below 70 milligrams per DL ang ating cholesterol level, lalong-lalo na po yung bad cholesterol. Ngayon, yung mga walang risk factors. Hello, thank you for watching kay partner Francisco de Guzman Jr. Happy New Year sa iyo, partner. Alam kong sa OFW, napakahirap na nandiyan ka sa abroad na malayo sa pamilya. Pero ang good news, huwag ka mag-alala, partner. Hindi ka lifetime nandiyan. Babalik ka rin. Yan. Sana magkita tayo, partner, at mag full time na, ika nga ako si, sa mga hindi po nakakaalam, ako po yung dating part time sa DXN, ngayon po ay full time na at hindi ko inaakalang kayanin ko kasi unang-una hindi ko tuloy niya. Pero dahil po sa ang isang tao palang pagpursigido, pagdeterminado, walang makakahadlang sa taong may gusto. Kailangan lang enjoy yung ginagawa mo and full of knowledge. Itong live stream na ginagawa ko ay para magbigay po ng ideas, knowledge sa mga videos. Kasi sa dami po ng video na binibigay po ng DXN Philippines, I think hindi na napapanood ng iba nating mga kababayan. Ng iba natin, lalo-lalo na po doon sa napaka-busy sa panahon ngayon. Okay? Kasi syempre, yung iba, instead na makinig, magtatrabaho na lang, maghahanap buhay. Dahil alam naman natin, sa hirap ng buhay ngayon, lalo-lalo na sa mga tinamaan ng kalamidad, ng bagyo.
So, ito lang po yung tangi kung maitutulong para maipakita sa kanila na meron palang solusyon sa mga suliranin. Ha? Yung LDL natin, dapat mga nasa below 100. 100 or below. Okay? Dapat po yung mga tao na medyo hindi mapigil ang cholesterol at meron pa mga comorbidity, may diabetes, may hypertension, kuminsan para ma-maintain natin yung ating good cholesterol tsaka bad cholesterol levels, may kailangan tayong mga medication na iniinom. So, kuminsan kailangan talaga nating maggamot. Now, anong pwede nating gawin? Para bumaba ang cholesterol. Unang-una, sinasabi nila sa based doon sa trivia ni Ma'am Eileen, sabi niya, you cannot live without cholesterol. Pero to sabi niya, you do not need cholesterol in your diet. Pambasag yan, ano? Pambasag ng fan. Sabi niya, you don't need to eat food that contains cholesterol. Your body can produce all the cholesterol it needs. Okay, high cholesterol foods are often foods that are high in saturated fats. This food should be limited in a healthy diet. So, ibig sabihin, hindi tayo... Alam niyo mga kabayan, dati, tamad akong makinig sa ganito kasi hindi ko to masyado binibigyan pansin nung araw yung mga ganyang mga usapin, lalo na hindi naman po ako medical doctor. Pero habang tumatagal po at nagkakaroon tayo ng ganitong pagsubok sa ating, hindi lang sa ating bansa, napaka-importante po pala na dapat matutunan natin to, na dapat pangalagaan natin at bigyan po ng halaga. Tuloy po natin yung video. Pwede mabuhay ng walang cholesterol, pero hindi natin kailangan magpaka-indulge, magpakasarap sa pagkain ng mga matataas sa cholesterol. Bakit? Kayang gawin ng ating katawan ang lahat ng cholesterol na kailangan natin. Okay. So, ano yung mga pagkain na merong cholesterol? Next slide. Next slide, please. Yan. Food that contains cholesterol. Cholesterol in your diet is mainly from, galing sa animal fats. Ay, yung mga meat, ay, mga dairy, food na galing sa mga hayop, mga karne. Meron ding mga magaling sa mga lalo-lalo na po yung karne na mga process. Pero yung mga plant foods po, mga galing sa halaman, ay wala po silang mga tinadalang cholesterol. Kaya mas maganda po talaga yung prutas at gulay. Okay? So, ano pa? How to avoid? Paano natin i-avoid yung saturated food? Thank you for watching, partner Ronnie Bugay. Kumusta na? Happy, happy New Year. Sana enjoy ka sa iyong ginagawa ngayon with your family. Itong aking live stream video, pagbibigay po ito ng ideas and pagbibigay ng knowledge, lalo na sa panahon ngayong marami ng masasarap na pagkain. Yan. Alam mo na kung ano yung masarap, yun yung bawal. Kaya enjoy lang at napilitan akong mag-live stream ngayong gabi dahil may napanood din po tayo na paalala sa balita na start sa Monday level alert 3 na tayo. Kaya guys, no, sa ako po'y ito lang yung tanging maitutulong ko mag-live stream dahil sa dami ng ginagawa, sa dami ng pinagkakaabalahan, lalo bagong taon pa naman. Pero wala po tayong dapat gawin kundi mag-ingat, magpalakas ng ating immune system. Ito po pinapanood ninyo sa mga hindi ko nakakalam, ito po yung medical doctor. Totoong doctor. Okay, medical doctor na si Dr. Danilo Sadsad. Kasi ako, hindi po ako medical doctor. Lagi ko yung ulit-ulit. Ako'y mukhang doctor lang. Okay? Tuloy po natin yung video. Saturated fats. Kasi po, karamihan ng mga karne, saturated fats. O, avoid fatty meats. Yung mga karne po na mataba, huwag kayong wagyu ng wagyu kasi kaya masarap ang wagyu na steak. Kasi maraming taba yan in between.
Okay. Iwasan din daw po natin yung mga processed meats like sausages and salami. Mga snack foods like chips, yan. Kadalasan po, mantika pang luto niyan, eh, para malasa ay saturated fats. O yan, mga deep-fried na pagkain. Ano yun? Mga crispy pata, French fries, yan. Mga deep-fried yan. And then cakes, biscuits, and pastries. So ito yung mga i-avoid natin pagkain para hindi tayo magkaroon ng maraming saturated fat sa ating katawan. Next slide. Yan. Tips to avoid cholesterol, increase the amount of a variety of fresh fruits and vegetables. So importante po yan. At saka importante po, whole grain food. Kaya maganda rin po yung pagkakain ng tinapay. Ang kukunin nyo ay yung whole wheat. Huwag yung masyadong refined na maputi-maputi. Ano pa? Low-fat milk o kaya yogurt. Iwasan natin yung mga full cream. At saka pwede po yung mga soya. Yan, maganda rin po yan. And then when we buy our meat, dapat daw po yung lean. Naalala ko pa naman nung maliit pa ako, mga kabayan, kapamilya. Ang dami kong gustong kainin kasi syempre malakas pa tayo. Kaya pala, habang nagkakaedad ka na, eh marami nang dapat iwasan. Dahil nung panahon pala ng mga lolo't lola natin, wala pa masyadong maraming mga pagkain na imbento, mga matatamis, matataba, yan, sorry sa word. Kailangan lang po natin mag-ingat. Kasi katulad ko, na akala ko, porque meron na akong food supplement. Ang food supplement po hindi gamot. Disclaimer po, ito po yung food supplement, hindi po siya drugs. Kaya yung iba ho, pag nagkakasakit, asa na ba yung mga produkto mo, Jason? Kailangan natin. Ang good news ho, wala ka pang sakit, kailangan mo lang uminom ng ating food supplement. Okay, tuloy po natin yung video. Yung inalis yung taba. And ilimit po natin ang ating mga fatty meals like yung eating sausages and salami. Instead, turkey breast o kaya chicken breast. Yan po ang medyo mas magandang option kung gusto niyo ng karne. Meron po kayong mga tanong, huwag pong mahihiya, mga kabayan, kapamilya. Ito lang yung tanging pwede tayong mag-usap-usap eh. Ako po'y handang kung ano po yung kakayanan ko at meron po akong link para sa kabuuan ng video na yan. Kung gusto niyo ulitin dahil hindi niyo naumpisahan, mamaya makikita niyo po siya, pwede niyo po siyang i-replay, panoorin. At kung meron pa kayong gustong malaman, anytime po. Andito lang ang inyong lingkod, panoorin po natin. Ano pa? Let's go on to the next slide. Yan, to avoid cholesterol, ano pa? Have fish at least twice a week. Pwede pong nakadilata o kaya fresh. Pero siyempre, ang better option po natin ay yung fresh. Okay, replace your butter with polyunsaturated margarine. Yung medyo healthier butter. Okay, lagi po nyo babasahin yung label kung saturated or unsaturated. Okay, at saka pagkain daw po natin rich in soluble at saka insoluble fiber. Yan, mga legumes, mga nuts and seeds. Pero sabi nga nila, mamaya, nuts ay baka naman tamaan tayo na yung gout. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Ito, medyo sa iba, medyo struggle ito. Limit cheese and ice cream to twice a week. At least may twice a week pa, di ba? Okay, pero kung meron po kayong diabetes, of course, you should at least, yung ikakainin yung ice cream is sugar-free. Okay? So, ayaw natin ng masyadong tumaas yung ating mga cholesterol sa ating dugo kasi nga risk ito. Oh, ito naman yung mga pagkain that may lower cholesterol levels. So, anong kakain natin? Gagamitin natin pang luto ay mga polyunsaturated oils. Ano yan? Mga sunflower oil, canola, kung pwedeng corn oil, olive oil, palm oil, pwede na rin po yan. Tapos, kain ng oats. Ito po yung mga fiber yan, mga oats and legumes. Legumes galing sa mga gulay po yan para bumaba po yung bad cholesterol natin. Sabi, eating oats and legumes can lower LDL cholesterol by 5%. So, maganda po yun. Ngayon tayo gumalaw. Next slide po. Yan. Yan. Ayan. Food.
Doon nga pala sa mga suki namin dyan sa Balagtas, Bulacan, no? Dahil marami tayong mga activities ngayon, marami tayong mga gathering, mga relatives. At kung wala na kayong ating product na coffee na inyong araw-araw na iniinom po, eh dahil wala po ngayong kayong iniinom, I suggest mag-PM lang po kayo basta near dito sa area namin, pwede namin i-deliver para sa ganun yung mga nakain natin, yung mga dapat na ilabas, no? Dahil ang coffee natin, hindi po siya synthetic, organic, para i-release yung mga dapat na ilabas na nakain natin. Kasi ang pagkain po kasi ngayon, kailangan pong yung masusustansya. At yung hindi na masustansyang na ipasok natin sa katawan, dapat po nating mailabas sa pamamagitan po ng ating Ganoderma na kung saan nandyan po sa DXN Lingxi Coffee. Components like saponins. Ano po yung mga saponins natin? Ito yung mga galing sa soya. Mga pagkain na maraming mga tinatawag natin mga saponins, triterpenes po yan eh. Maganda po yan para sa ating cholesterol. At saka yung mga sulfur compounds, yung allicin po. Yan, katulad niyan, meron po tayong parating na level alert 3, no? At yung sa mga hindi na naman makakalabas, kung sakasakali gustong naubusan na ng produkto, meron naman din po tayong mga service center na nag-door-to-door, yan. So, sa mga service center dyan, dito po sa amin, sa Balagtas, Bulacan, ako naman po yung gumagawa ng way para makarating po dito sa area namin. Okay? Huwag po tayong manatili na panghinaan ng loob, lumaban po tayo, gumawa tayo ng mga paraan, huwag nating hintayin. Kasi alam po natin na ang Panginoon po natin ay nandyan lang at gumagawa po ng way. Manalangin ka, kumilos lang tayo. Okay. Saan mo makikita ang alisin? Sa bawang. So yung bawang at saka yung mga sibuyas, nakakatulong din po yan. Very effective pagtulong pagpapababa ng ating cholesterol. Ano pa? Next slide. Yan, plant sterols. O yung mga pagkain na merong mga galing sa halaman, kagaya ng mga vegetable oils. O nandiyan na naman mga gulay. And then ano pa, margarine and milk. Ana merong mga plant sterols. Ibig sabihin yung mga margarine mo at saka mga gatas mo na galing sa halaman. Siguro one of them is yung galing sa kakao kasi ang kakao is plant, hindi siya mataas sa cholesterol. Now, ito naman, next slide. Lifestyle tips to cut down on cholesterol. Ibig sabihin, kailangan din baguhin natin ating lifestyle. Ano? Changing some of your lifestyle habits may also help to reduce your cholesterol and triglycerides level. So, ito yung mga suggestion. Una-una, cease alcohol consumption or reduce your alcohol intake to no more than 1 or 2 drinks a day. Well, siguro sa Pilipinas, kahit naman no drink a day, pwede. Ito kasi sa mga ibang bansa, kailangan nila ng alcohol kasi malamig. So, may shot sila sa umaga, may shot sila sa gabi. Binge drinking, yung mga tagay-tagay. So, huwag po tayong ganyan sa tagay-tagay. And then, of course, smoking. Naalala ko, mga kabayan, yung tagay-tagay. Grabe, nung kalakasan ko pong nung kabataan pa, no? Talaga naman, basta mayroong mga inuman dyan, mga batian, tagay-tagay, grabe. Kaya ngayon, meron po tayong pinagdadaan ng pandemic at meron po tayong mga matataas na risk sa ating kalusugan. Medyo iwas-iwas po. At sa ganun, mahalin natin ating sarili, ingatan natin kalusugan. Okay, sabi nga, kung maaalis natin ng sigarilyo, makakatulong po ito makapagpababa ng cholesterol natin at makakabawas pa ito ng paninigas sa mga ugat natin, yung atherosclerosis, yung cholesterol plaques. Ano pa? Next slide. Yan. Exercise regularly. So, laging pumapasok yung exercise. Ano? Importante po sa ating katawan yan. At least 30 minutes, 5 times a week. So, yung increased exercise mo,
yung exercise natin, ini-increase niya yung good cholesterol levels habang pinabawasan niya yung bad cholesterol at saka triglycerides. Kasi bukod sa bad cholesterol, may kalaban pa tayo triglycerides. Ito po yung mga taba. Ay, yung mga sebo naman. Oh, lose any contribute to raise blood triglycerides and LDL levels. Parang andali, no? Lose any excess body fat. Well, actually, medyo may struggle tayo dyan. Ah, kasi karamihan sa atin, although we may look proportion, pero pag nagtimbang tayo, based on our normal height, yung average weight natin, kuminsan overweight tayo. So dapat, we will try, really strive to maintain or keep our weight within normal limits. And then, of course, control yung blood sugar. Ah, kasi pag mataas ang blood sugar mo, kumataas ang increase mo ng nakakadagdag po ito ng problema. Bakit? Tumitigas din yung mga ugat at mas malaki ang chance na ikaw matake sa puso at ma-stroke. Kaya nga po pagka tayo may diabetes, automatic kailangan mababa yung cholesterol natin. Now, next slide. Medication may be needed. So mga tao na talagang kahit na mag-diet, kahit na magbago ng lifestyle nila, hindi pa rin mapababa ang cholesterol. Bakit? Nasa lahi nila. May mga genes talaga na ang taas ng cholesterol, ang papayat naman, halos di na kumakain. Pero hindi talaga mapababa ang cholesterol. Ito po yung mga pagkakataon na kailangan meron tayong tinatawag na medical intervention. Painumin na natin ng gamot. Or kung tayo ay merong mga high risk, kaya ng kagaya ng mga sakit sa puso, dapat ang cholesterol po ay talagang mababang mababa. Yun, napaka-importante po nun. Kasi unang-una, kailangan din po meron tayong medical doktor na mag-prescribe. Kasi yung iba po, dahil sa hirap ng buhay, ayaw nang pa-check up. Ayaw nang humingi ng reseta. Kasi may bayad daw. Samantalang hindi nila alam na posible na magkaroon ng mas matinding problema pag oras na hindi ka nagpa-check up. Okay? So, ang product po ng DXN ay wala po tayo kailangan na check up kasi hindi po siya gamot. Disclaimer po, inuulit ko lagi, tayo po ay food supplement. Yeah. Kaya kailangan tulungan na ng medication para mapababa. Baka hindi nakakayanin ng diet lang. So, importante po ang cholesterol sa ating katawan. Pero, kagaya na sinasabi natin, if you have too much cholesterol, lalong-lalo yung bad cholesterol in your body, tayo po ay merong tinatawag na risk. Nandun po tayo sa delikadong side na magkaroon tayo ng problema sa puso, ma-stroke tayo, magkaroon tayo ng atake sa puso. Kasama na rin po dyan yung ating pagtaas ng blood. Ben, yung magiging risk factor. Anyway, ito pong video na to, mahaba po ito at meron po akong link. Tingnan nyo na lang po mamaya at para kung gusto ninyong isave o kaya panoorin, bibigay ko po sa inyo. Bilis ang oras, mga kabayan. Lalo ngayon, hindi po sana ako magla-live pero hindi po ako mapakali kasi dun sa nabanood ko at nabalitaan, kailangan nga bigyan po natin. Dalawang taon na meron tayong pandemya, paalala. May mga bagay. Importante po. Na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Enjoy for watching. Kaya like naman, and share. Ngayon na ilang araw na lang at bagong taong 2022 na, aba, ito dapat ang meron ka para solid ang finances mo. Ano-ano ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Now na! Number 1. Dapat meron kang emergency fund. Yes, napaka-importante na meron kang pondo na maaari mong magamit kapag ka may mga sitwasyon na hindi inaasahan na katulad nitong may pandemic, di ba? At least meron ka talagang naitabi na 6 months equivalent na iyong monthly expenses for your emergency fund. Yan, katulad niyan, no? Dahil po bumaba ang cases, nagkakaroon na tayo ng 70%, nag-happy-happy, nagkaroon tayo ng mga
eh sa sobrang kasiyahan din natin na mamalayan na magkakaroon na naman pala instead na level magkakaroon ng panibagong pagsubok uli, eh paano kung ubos biyaya ka? Kasi parang ako rin nung araw. Kasi iniisip ko nung araw, papasok sa trabaho, di ba? May trabaho naman ako. At meron pang konting pwedeng pagkuhanan kung sakali. Eh, kung magkakaroon po uli, wag naman po sana ng lockdown. Paano na? Ano na naman gagawin natin sa pamilya natin kung tayo ubos-ubos biyaya, di po ba? So, ito pong video na to, itong live stream ko, ito po'y paalala. So, huwag naman po sana, don't get me wrong, na ako'y nandito para lang sa negosyo ko. Normal po yun dahil meron po akong negosyo. Kung may negosyo ka, best mo yan. Kung mayroon kang trabaho, the best mo yan. Kaya napaka-importante po na paalalahan na natin ang bawat kababayan natin. Huwag ubos-ubos biyaya. Kasi nandito na naman, start sa Monday, alert level 3 na naman po tayo hanggang 15. Dalawang taon na nga eh, di ba, na merong pandemic. Kung hindi ka nakapag-set aside ng emergency fund noong mga nakaraang taon, then you have to make sure this year isama mo sa iyong New Year's resolution na magtabi na for your emergency fund. Dahil marami talagang mga bagay na hindi inaasahan na biglang darating sa atin, at least hindi ka ma-caught on guard na parang, ay, saan na naman ako kukuha ng pera para sa mga ganitong mga emergency. Katulad ng nawala ng work, may baha, nasunugan, nasiraan ng bubong, nasiraan ng kotse. So dapat meron ka talagang pondo na maaari mong makuha para at least hindi ka tatakbo doon sa sinasabing utang. Pangalawa, dapat meron kang healthcare account. Totoo, dahil alam natin, ngayong merong pandemic, marami talaga ang nagkaroon ng problema sa pera dahil hindi nila alam saan kukuha ng pambayad ng hospitalization. So talagang napatunayan, napaka-importante na merong sariling healthcare account ang isang tao para at least naka-ready ka just in case kakailanganin mo ito. You may consider having Kaiser Ultimate Health Builder para ito naman ay maaari mong magamit habang ikaw ay nag-iipon, at kapag hindi naman, then maaaring magiging investment mo pagdating ng araw. Napaka-importante na dapat ang isang tao, you have to consider having healthcare as an investment. Dahil alam natin, mababaon sa utang ang isang taong hindi ready kapag ka nagkasakit. Kung nais mo lang naman, kaya ako, pasalamat ako mga kapamilya, mga kapuso. No? Meron tayong DXN International. Yan, ge-eco siya. Okay? May DXN International kung saan na nagkakaroon po ako ng rebate doon sa ginagamit kong produkto. Pwede kang gumamit lang ng products at pwede ka rin maging distributor ng products ng DXN. Kasi marami pong way para kumita. Ang challenge lang, paano kung dumating itong panibagong banta na naman? Panibagong, wag naman po sana, yung mga nakaraang dalawang taon natin, eh, ito na naman. So, kailangan maging handa po tayo. Okay? So, sana po doon sa mga nanonood, eh, magkaroon po tayo na naman ng paalala na meron tayong dapat na dapat pag-ingatan. At napaka-importante po kasi na iwasan natin yung dapat iwasan, kung kinakailangan gawin natin yung negosyo, kung ano man yung ginagawa mo, napakahalaga po nun. Okay, so ang bilis ng oras mga kabayan, pasensya na kayo kung naabala ko kayo sa inyong kasiyahan. Eh, pwede nyo naman itong i-replay kung sakasakali na busy kayo, kung sakaling biglang pumasok sa inyong account sa Facebook, di po ba? So, wag po nating hayaan na talunin tayo nitong mga pagsubok na to. Kailangan lang po natin maghanda. Okay? At tuloy lang natin yung ating mga ginagawa sa pagtulong sa kapwa, sa mga mga kapamilya. Yan. So, like, share, and subscribe lang po sa aking mga YouTube. Yan. Thank you for watching.
mga kapamilya, mga happy new year po sa mga nanood at manunood pa lang. I'm glad na meron po kayong nakuhang ideas and knowledge. Thank you very much. Happy new year po. God bless. Good morning, DXN.